Welcome back mga ka-DIY! So for today's video, naalala nyo ba ang ating pure sine wave inverter na swipe power? So sa part 2 natin, di ba pinangako ko sa inyo na ipu-full load test natin. So nandito na yung battery ko na 100Ah dito sa taas mga ka-DIY. Click nyo lang kung gusto nyo makita kung paano natin ito ginawa. So ipu-full load test natin siya. Matetest ko na siya kasi meron na tayong battery mga ka-DIY. Wala kasi ako nito dati. So hindi ko siya matest kasi wala akong malaking battery. So ngayon, yung kakailanganin natin sa testing natin, syempre, kailangan natin meron tayong wattmeter. Ayan. So DIY project din natin to. So kung hindi mo pa napanood, mga ka-DIY, click mo lang din itong link sa taas, yung I button. Ayan. Mapapanood nyo na kung paano natin ginawa itong wattmeter. So simple lang yung setup natin, inverter, tapos ikabit lang natin sa battery. Direct kabit ko pala ha, para wala tayong limitation sa output. Kasi hindi naman masisira yung battery natin kasi may low voltage disconnect naman yung ating pure sine wave inverter. So hindi ako mag-worry na madi-discharge ng todo yung ating battery. So ngayon, para i-test, i-power on muna natin mga ka-DIY kung gumagana pa. Ayun, gumagana pa mga ka-DIY, 13.3 volts, tapos yung AC voltage natin is 228. Ngayon, isaksak natin ang ating wattmeter. Ayan o, kabit natin. Yan, nag-power on na ang ating wattmeter mga ka-DIY. So, 227, ayan, same naman. Ngayon, ikabit natin ang ating load. So, initial test muna tayo. Gamitin natin yung Hanabishi plancha natin, mga ka-DIY. So, ibaba ko lang ito muna dito. So, pwesto ko lang ang ating plancha. Dito ka. Ayan. Gabit natin, mga ka-DIY, at obserbahan natin kung ilang watts. Nakikita nyo ba? 938 watts mga ka-DIY. Nag-kick kaagad yung fan ng ating inverter kasi mataas na power yan, no? 1.5, ang ginagamit natin ngayon is 935 watts. So, kayang-kaya yung heater natin na load mga ka-DIY, plancha. So, obserbahan natin hanggang uminit yung plancha kasi kapag mainit na yung plancha, ayun, magdi-disconnect na siya. So, ayun, nakaya niya, saglit lang yun ha, try natin lumamig yung plancha, tapos hintayin natin mag-load ulit. Yun no, sumipa ulit mga ka-DIY, nag-on na ulit yung plancha natin kasi lumamig na siya. Nakikita nyo, 900 watts yung konsumo ng ating plancha. So ngayon, tanggalin ko muna, palamigin ko, kunin ko yung rice cooker mga ka-DIY, isa pang heating device. Try din natin kung ilang watts ba yun. Yan, isaksak na natin ating rice cooker mga ka-DIY. 400 watts mga ka-DIY. Then isabay natin ang ating plancha. So 440 plus 950, 1,382 watts. Walang problema mga ka-DIY, kayang-kaya ng ating inverter. Ay no, 1,385 watts. So yung battery natin 12.3 volts. So, kaya pa, kaya pa. Yon, namatay na ang ating plancha. Wala kasi yung constant load mga ka-DIY eh. Wala akong heater dito eh, yun lang eh. Pero ayan, at least kita nyo naman, kayang-kaya natin 400 watts na rice cooker. Ayun pala yung rice cooker, andun. Ayun oh, yung rice cooker. So, 400 watts yung rice cooker namin.
Yung battery natin, 12.9. Kapag pala may load, bababa talaga yung voltage niya. Pero pag nawala yung load, nagbabounce back yung battery niyan, mga ka-DIY. So, hintayin lang natin uminit. Ay, lumamig yung plancha at mag-kick on ulit siya para makita nyo. Yung load natin is 1,300. Yan o, 1,375. Konti na lang, maaabot na natin yung 1,500. Kaso ayun, patay ulit kasi mainit na yung plancha. Wala eh, yun lang yung pwede kong ikikabit na mabigat, mga ka-DIY. Ngayon, subukan naman natin ng washing machine. So, motorized device naman. Washing machine at dryer. So, try natin yan, mga ka-DIY. Ikabit natin sa ating inverter. If kayang-kaya ba, i-power on natin. Mr. Wattmeter. So, waiting. Soft start. 226 volts. Ayan, gumagana. Isaksak natin ang ating washing machine. So, unahin nating load yung dryer, mga ka-DIY. Yung dryer natin, kayang-kaya, running at 150 watts. At tipid lang pala yung dryer natin, mga ka-DIY. Oh. Yung starting watts niya lang 300 plus. Pero kapag tumatakbo na siya, 150 na lang. So, mas mababa na yung current. Ngayon, patakbuhin ko rin yung washer, mga ka-DIY. Wait lang. So, both washer at saka dryer gumagana, mga ka-DIY. Ayan o, tingnan nyo. 150, tas nagiging 300 plus. So, sabay gumagana yung washing machine tsaka dryer natin. So, dalawang motor yon, mga ka-DIY. Kayang-kaya ng ating inverter. Walang pa. Pagod-pagod. O, ayan. Namatay na pala yung ano natin, dryer. Kaya yung washer na lang 158 watts. Matipid din pala yung washing machine namin. 158 watts yung dryer, 150 watts yung dryer, tsaka yung washer. Pero ayun nga, kayang-kaya ng ating inverter. Natin ikabit yung load natin kanina na plancha tsaka rice cooker, mga ka-DIY. Tingnan natin kung kakayanin pa. Yan mga ka-DIY, nakabit na yung, nandyan na yung ating ano, rice cooker tsaka plancha. Try naman natin buhayin silang lahat sabay-sabay. Unahin natin ikabit yung washing machine natin. Yan, yung 300 watts. Yan. Tapos itong extension na to papunta dun sa mga, sa rice cooker tsaka plancha. 1,700 watts. Nag-a-alarm. So, overload protection. Nahi-hit natin yung peak. 1,700. Ayun. Na-trigger natin yung safety. Yung overload protection niya, mga ka-DIY. Kasi namatay. So, try natin i-power off. Power on ulit natin. Yon, buhay ulit siya, mga ka-DIY. So, okay yung overload protection natin. Kasi nung na-meet natin yung 1,600, 1,700, which is over dun sa rated capacity niya, nag-alarm siya. Tapos, pinatay niya kasi masisira siya. Overload na kasi yon. Pero kung yung load mo is ibalik natin yung heater natin, yung rice cooker, tsaka plancha, ilan ba yon? 1,300, pasok pa sa 1,500, okay siya, walang kaproblema-problema, mga ka-DIY. Pero once pinagsabay natin, kasama yung ating washing machine,
Yan, no? Ay, kaso namatay na yung plancha, kaya hindi natin na-trigger yung overload. Try natin kung mati-trigger ulit natin, mga ka-DIY. Current load natin, rice cooker, dryer, tsaka washer, mga ka-DIY. So, 600 watts lahat yun. Pag sumipa yung plancha natin na 900 watts, mahigit. Ayun. Tingnan natin. Yun. Hindi na natin matrigger kasi namamatay na yung plancha kagad, mga ka-DIY. Pero, ayan, load test tayo ng matagal para makita nyo naman na talagang kayang-kaya ng ating inverter. Matagal nating buhayin yung rice cooker, tsaka yung dryer natin, tsaka washer. So, ayan, obserbahan nyo lang. Yan, namatay na yung ating washer tsaka spinner, mga ka-DIY. Rice cooker na lang yung naiwan ulit. Ayun, no? Nabuhay yung plancha. 900 watts. Kaso namatay ulit. Ayun, mga ka-DIY, wala na akong matest kasi sobrang init na nung rice cooker tsaka ng plancha. Namamatay na sila, wala tayong constant load na maikabit. Pero ayun, napakita naman natin yung overload protection niya gumagana. Kayang-kaya niya yung washing machine tsaka dryer, plancha. Yan lang kasi yung malalaking kong load dito sa bahay, mga ka-DIY. Rice cooker, washing machine. Kayang-kaya, walang kahirap-hirap. So, believe ako dito, solid talaga, mga ka-DIY. Tapos kapag malaki yung load, automatic gumagana talaga kagad yung fan niya, mga ka-DIY. So, yun lang para sa video to. Sana nagustuhan nyo. Kung interested kayo sa inverter na to, pwede nyo itong mabili. Ilalagay ko yung link niya sa video description below. So, check nyo na lang din, mga ka-DIY. So, salamat. Sana nag-enjoy kayo sa video natin. Thank you for watching.